What's up guys, magandang araw sa inyong lahat. Sa video nito pupunta kami ni Mrs. sa SM at sa iba pang lugar o sa palengke. Tapos pupunta rin kami sa palengke, bibili kami ng cover na ng sopa para ipapatahin na lang namin dun sa aming tita, sa tita ni Evelyn ni Mrs. para magkaroon na rin siya ng cover para hindi dumiin yung ating sopa na nabili nung nakaraan. Tapos magde-date din kami ni Mrs. Yun. Matagal-tagal na rin kami hindi nagde-date. Si baby pala ay iiwan muna namin kila inay at dun sa kapatid ni Mrs. na babae. Tapos nandito rin si Bayaw, kakarating lang din nila gawa ng galing sila sa trabaho. Panggabi sila. Night shift. Bebe, diyan ka muna kay Ninang ha? Ha? Alis muna si Papa at Mama ha? Bye-bye. Pakis ako. Kasama ko ang aking missis na maganda. Ano? Tara mag-date. Yeah. Gamit pala namin yung motor ng kapatid ni missis. Yung babae. Ayan. Ninang ni Ellery. Ang ninang ni Ellery ni baby. Ito ang gamit natin, yung Mio. Tapos gamit din tayo ng sunglasses, lagay natin sa ating eyeglasses para hindi tayo masilaw. Yun, ayos na. Kailangan natin gumamit ng helmet kasi malayo lang yung ating biyahe. Let's go. Oops ya. Ngayon guys, nandito na kami sa paradaan ng motor. Ayan. Nag-ayos na si Mrs. para tayo makapasok na sa SM. Nandiyan na yung SM. Pasok tayo mamaya. Ngayon po, nandito na kami sa loob ng SM. Sakay tayo sa escalator. Tama ba? Escalator. Kasama pa rin natin si Mrs. Magshabu-shabu kami guys. Ayan. Kasi minsan lang tayo magshabu-shabu. Ay, shabu-shabu, sanggyup pala. Magsasanggyup tayo guys. Ayan, kasama natin si Mrs. This one. Ano po, Jeremy? Lahat. Ito? Ito. Oo. Dito tayo sa All Four. Dito tayo kakain. Gaya nung nakaraan guys, dito lang kami kumain nung huling bakasyon ko. Ayan, dito tayo guys. Ayan. Nung nakaraan guys, dito rin kami pumesto. Ngayon, dito ulit nung nakaraang bakasyon ko. 1 year plus ago. Masarap. Sanggup sal and shabu-shabu pala ito. Kung sa Taiwan ay shabu-shabu lang ang tawag namin. Meron din namang anli. Nandito na yung aming iluluto. Hello po. Thank you sir. Ayan. Sanggup. Prepare lang tayo. Umpisa na natin magluto guys. Parang nasa Taiwan lang tayo, gamit tayong chopstick guys. All right. Ayan, luto muna tayo guys dito. Sanggip tayo. Dito pala ay anli. Ating mga pagkain, dito na maisa-isa kung ano yan. So, sawan. Anli, sanggip sal.
Lord, maraming salamat po naman sa pagkakas. Kapan ito sa pagkakasin sa pagkakasin? Pray for us. Kaya na tayo guys. Kaya na. Meron tayong ano dito? Latis. Lagyan natin ng tawag dito. Kimchi. Kimchi. Latis. So, kain muna kami guys. Ngayon guys, ay tapos na kami ni Mrs. Ayan, taog lahat. Ano, so, babos ang kinahin. Ngayon guys, ay tapos na kami kumain. Tapos mag-date ni Mrs. Yan, hindi na natin na-vlog lahat kasi siyempre kailangan din natin ng privacy. At saka meron din kaming inaalala si Baby Elder, kailangan namin magdali rin umuwi. Yan. Si Mrs. naka-melty. Sana all. Tapos bumili rin tayo ng ibang kailangan natin. Yung kailangan ni Baby Elder. Yun. Let's go. Yan. Tapos punta na tayo dito sa ating Mutsar. Yan. Yan. Okay. Ay guys, nandito na tayo sa bahay. Si inay ay naglalaba. Ang sipag. Ayun na si Mrs. Yun. Tapos yung ating mga napamili. Ayan. Ayan, kailangan pala ano, iangat. Bebe, good morning. Ay, good morning, good afternoon. Mamaya anak ha. Hawak ka naman ang ninang mo. Ay. Ngayon ay umaga na guys. Hindi na tayo nakapag-vlog kahapon. Gawa nga ng medyo napagod na rin. Tapos marami tayong mga inayos na gamit. Yan dito sa loob ng bahay. Hindi ko na na-vlog lahat. Ngayon naman ay mag-aayos tayo ng bakuran. Tapos may tas tayo ng gulay. Nandito pala sila inay. Kasama natin. Kasi sila yung nagbantay kahapon nung aming baby nung kami pumunta sa Lipa nung nag-date kami ni Mrs. Yun. Tayo ngayon ay gagawa ng balad ng opo, gawa nga ng marami ng bunga para hindi bumaba itong mga, lalo na itong mga talbos. Yan, kasi humahaba ito, baka pag bumaba tukain ng mga manok. Tapos ito may mga bunga na rin yung opo. Opo sa labas rin, meron na rin ayun. Ang laki. Ngayon ay mamimintas tayo. Ayan. Tapos yung iba iuwi daw nila inay. Ito po ay tanim ni inay. Ayan. Pagdating ko ay tumubo na ito. Tapos ngayon namumunga na. After 3 weeks yata namunga na siya. Ito, may mga iba pa dito. Opo. Grabe, ang daming bunga yun ay no. Ito pa oh. Opo. Upo. Upo. Ito ay upo. Matigas pala guys, hindi malambot. Opo. Sa inyo, anong tawag inay? Kalamba, upo. 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 Sa Batangas, tabayag. Ano? Tabayag kung ang tawag sa inyo. Tabayag. Tapos ito guys, linalagyan na ng anong tawag dito? Kawad inay, no? Sa amin ay alambre ang tawag dito. Alambre. Sa inyo guys, anong tawag sa inyo nitong alambre na to? Kumakalat-kat pa. Ang dami. Yung iba maliliit pa oh. Ayan. Lalaki pa yung mga yan. Ayan pa. Ayan oh. Ito oh, inay, pwede na rin to eh. Kunin na natin guys yung mga kalamismis. Sa amin ay palang po yan eh. Ano ba sa English yan? Mamaya search natin.
kung ano yung English nitong palang na to o kalamis mismo sa Batangas o sa Tagalog. Ito, sa Ilocano ay palang po ito. Kuha na tayo guys. Pitasin na natin, no? Sariwang-sariwa. Tingin pa tayo sa baba, baka meron pa. Ay, wala na. Yung iba ay maliliit pa yun, no? Maliliit pa yung iba. Ang galing ng tinanim ni Inay. Tapos yung ibang opo, pitasin na natin. Unahin muna natin sa labas. Puno tayo dito sa kabila. Dito lang tayo sa Bakuran. Ayan, dami pa dito sa labas, oh, lumabas na. Ito, oh, pitasin na natin to. To maliit pa to. Para magulay. Yalo lang yan sa sardinas, tapos may miswa. Pwede na. Yun. Ayos. Fresh. From the backyard. Ito, may palang pa dito. Ayan o. Pitasin na natin to kasi pag di natin to pinitas, titigas po ito. Lalong hindi na natin makakain. Ayan. Palang. Hanap pa tayo dito. Baka meron pa. Ayos, ang kalamismis. At upo. Upo. Lagay muna natin dito. Ating napitas. Yung isa pang upo. Upo. Pitasin na rin natin, eh, no? Wow. Ang laki na nito. Siguro nasa isa't kalahating kilo na ito. Wow, ang laki. Dalawa. So meron pang ibang palaki pa lang guys. Sa susunod na natin yan pitasin. Yan. Ito ay iuwi nila Inay. Gawa nga ng uuwi sila ngayon. Yun. Ngayon ay dito muna ulit ang ating vlog. Gawa nga ng malapit na rin tayong umalis. Hindi na tayo pwedeng magbiyahe-biyahe ng malalayo. Kaya dito muna tayo sa bahay. Ayos din pala yung gawa nyo na yun. Yan yung request nyo guys. Magtanim sa Bakuran. Ayan si Inay. Marunong magtanim sa Bakuran. Lalo na dun sa amin dun sa Garcia. Yan si Inay lagang nagtatanim. Yung mga tanim niya dong langka. Ayan. Adyos, patani. Ayan, iba-ibang gulay. Siya po yung nagtatanim doon. Kaya dito, nadala rin. Siya rin ang nagtatanim dito. Kasi habang nasa abroad ako, dito nakatira si Inay. Kasi walang kasama si Mrs. Kasi baby pa yung anak namin na si Baby Ellery. Kaya kailangan kasama ni Mrs. Yun. Kaya nakapagtanim-tanim si Inay dito sa paligid. Yeah. Mainit pa rin. Grabe, tirik na tirik ang araw. Wow. Sadyang summer na dito sa Pinas. Kanina guys ay namitas na tayo ng ibang gulay gaya nung palang na tawag sa amin sa o yung kalamismis. Yan. So ngayon naman ay puha tayo ng ating malunggay kasi magbubulang lang tayo ngayon. Grabe ang init. Kahit hapon na. Yan, dyan tayo kumuha kanina. Sila Inay pala ay umuwi na. Hinatid natin kanina kasi kailangan silang makauwi gawa ang anong ginagawang bahay doon ni Bayaw. Kailangan ng katulong. Tapos tingin din tayo kung meron ng mga sitaw dito. Ayun, meron na, oh. Idagdag natin doon sa ating nabili. Ito, sitaw. Ito pa. Dalawa. Ito pa, meron pang dalawa dito. Ayan. Ayan. Fresh na fresh. Pitasin natin. Bali, naka-apat tayo. Pwede na yan. Ihalo natin kasi sayang, baka tumigas pa ito. Lalo hindi natin mapakinabangan.
O pwede rin naman natin itanim-tanim. Meron pa kaya? Gaya nito guys, oh. Tuyo na, oh. Ayun, oh. Hindi na pwedeng igulay yan. So, lalo natin patuyuin yan para pwedeng itanim sa susunod. Ay, meron pa pala dito, oh. Isa. Ayan. Ah. Oh, 5 piraso tayo. 5 pirasong sitaw. Tapos may mga tanim din dito na kadyos. O sa amin kardis kung tawagin sa Ilocano. Yan, wala pang bunga ito. Tapos mamaya magdilig tayo para hindi mamatay yung mga tanim na gulay. Tsaka iba pa. Nagtanim na pala tayo ng ibang gulay doon guys. Mga kamatis, ganyan. Sa sunod, bibili naman tayo ng mga talong, okra. Yan, tapos dagdagan natin yung sitaw, tapos yung ating ampalaya. Tapos kuha naman tayo ng malunggay, yung medyo mura. Yung medyo bata-bata ang ating kunin. Medyo bata-bata. Ngayon ito. Halo natin sa ating bulang lang. Ayan ang daming. Ang malunggay. Dahil kahapon ay puro tayo karni yung kinain natin sa sanggyup kasama si Mrs. Ngayon naman ay gulay. Para may iba naman. Minsan nagagawa namin yun ni Mrs. Lalo na pagka uwi ko. Kumakain kami sa labas, ganyan. Para ma-treat ko naman siya. Dahil matagal-tagal na naman kami hindi magkikita, kaya minsan kailangan din natin i-date yung ating mga asawa. Yan, kahit once in a while man, makalabas-labas. Kasi lalo na sa amin, tayo isang OFW. Kaya talagang kailangan gawin natin yun. Tapos ito yung ating mga lulutuin na gulay. May okra tayo dyan, kalabasa, yung kalamismis o yung palang, tapos sitaw, malunggay. May bawang din tayo dyan, tsaka luya. Ito ay version ng Batangas. Yan. Ito yung kailangan nating lutuin para kay Mrs. kasi ito yung mga gusto niyang ingredients. Kung kulang man, ibig sabihin wala tayong available na ibang gulay, kundi ito lamang. Yung iba napitas natin, tapos yung iba ay nabili natin o natira sa rep. Yan. Tapos yung ibang opo pala guys ay inuwi po nila inay para mayroon silang ulamin doon. Sa susunod, yung opo naman ang ating gugulayin kasi marami pa naman dyan sa bakuran. Yan, so imposahan na natin maghiwa para makapagluto na tayo ng bulang lang. Ngayon guys, ay umpisa na natin magluto. Nagsalan na tayo dito ng tubig sa ating kaserola. Lagyan na rin natin yung ating sibuyas, bawang, luya, at saka yung kamatis. Ayan. Pakuluan muna natin yan. Ang ating mahiwagang kaserola. Itong kaserola na to guys ay gamit na gamit. Ayan, kuluan na yung ating pinakuluan. Tapos ilagay na po natin yung ating kalabasa at sitaw. Tapos maglagay din tayo ng patis, pampalasa. Ayan, pag kulang ang alat, asin naman ang ilalagay natin para hindi lahat ay patis, para balance. Kuluan muna natin yan guys bago natin ilagay yung ating ibang ingredients. Ayan, kuluan na guys. Ilagay na natin yung ating ibang gulay, yung ating palang o kalamismis at saka yung okra. Ayan, samayan na. May babaw natin. Maglagay pa tayo ng konting asin kasi konti lang yung patis na linagay natin. Pakuluan natin sa mahinang apoy. Yan, kuluan na guys. Ilagay na natin ating huling ingredients, ang malunggay. Yan. Tsaka natin na haluin guys kasi luto na rin itong ating gulay. Hindi ko na masyadong papakuluan to para hindi ma-overcook. Tikman natin kung tama ang lasa.
Yan, okay na yung ating bulang lang. Kain na tayo. Ngayon ay kain na tayo guys. Bago tayo mag-umis ang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po ngayon sa pagkain sa harapan. Maraming salamat po sa gulay. At basbasan niyo po yung pagkain sa harapan. Magbigay sa akin peace ng pangatawa ng malakasan. Ganun po sa inyo mga viewers. Sa aming pamilya, ingatan niyo po sa araw-araw. In Jesus name, amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po kumain. Mag-isa muna natin ngayon kasi nagpapatulog si Mrs. ng aming baby. Yan. Gulay. Kain po tayo. Ulam-ulam. Kain po. Magkamay tayo guys. Parang mas gusto kong magkamay. Kain po. Ayos. Sulit na naman ang ating pang-ulam. Kahapon kasi ay puro tayo kanin, ngayon naman ay gulay. Nagmukbang tayo sa Samgyupsal or shabu-shabu. Doon pala sa kinainan namin sa SM guys ay unlimited siya. Kung pwede kang, kung kaya mong umubos ng kahit isang kilong hipon, pwede. Basta ubos. Pag kami natira kasi may penalty na 500 pesos. Bawal din mag-take out. Kaya kailangan yung kukunin natin doon ay yung kaya lang natin ubusin. Kung mahina ka kumain, lugi ka. Ito guys, pwede rin ito sa dinding. Yung may bagong isda naman. Kaya may pritong isda or inihaw na isda. Ito po ay wala dahil ito ang request ng misis. Ng aking misis. Gusto niya yung natural lang daw, yung walang halong bagoong or isda, gulay lang talaga. The next day. Ngayon naman guys ay kuha tayo ng upo para meron tayong ulamin. Ihalo natin siya sa giniling na baboy kasi meron pa tayong natira doon sa ref. So mamitas na tayo. Nandito tayo mamitas sa mga upo. Yung iba kinuha na namin kahapon. May mga bunga pa siya kaso yung iba maliliit pa. Ayan. Yung iba namumulaklak. Ayan. Daming bulaklak oh. Mabunga itong upo na to. Ito meron pa oh. Ito medyo malaki-laki na. Tapos ito pa. Ito ang kukunin natin guys. Ito ang pwede na. Itong isa. Ito. Hindi pa ito masyado. So pitasin na natin ito. Itong isa. Itong isa ang igugulay natin dahil ilan lang naman kami dito ngayon sa bahay. Tatatlo lang. Si Inay ay parating na rin. Galing sa amin sa Garcia. Yun. Ayos. Dito sa kabila marami pa rin. Ayan. Meron pa ba? Wala na guys.
Wala na tayong makita. Wala na, so okay na tong gawing isa. Tamang tama na to, sapat na to sa amin. Pang ulam, meron na tayong opok. Opo, opo. Thumbnail. Yun. Ayos na, magluto na tayo. Let's go. Masarap-sarap ito. Ngayon guys, umpisa na natin magluto. Ayan, dito tayo sa kalan magluto. Ayan. Yun. Tapos yung taba ng baboy. So, kahit brown na siya, ilagay na natin yung ating bawang. Tapos yung sibuyas. Ilagay na rin natin yung ating giniling. Ayan. Takpan ko muna guys, pagmantikain muna natin. Yun, medyo nagtubig na siya. Gisa-gisa na natin. Tapos maglagay na rin tayo ng paminta guys. Wala tayong available na kamatis kaya hindi tayo naglagay. Masarap din to pagka may kamatis. Pero dahil wala, ayan, pass muna tayo sa kamatis. Tapos maglagay na rin tayo ng patis. Tapos gisa-gisa na natin ito. Yun, puluan na. Ilagay na natin yung ating mga opo. Unahin natin yung siling berde. Tapos yung ating upo, ipaibabaw natin. Yung siling berde, optional lang yan pag gusto natin na medyo maanghang ng kaunti. Hindi pwede tayo maglagay. Kung gusto na natin sobrang anghang, pwede rin yung labuyo. Tapos maglagay tayo ng asin. Ng tansyahan lang. Pakuluan po muna natin ito. Tapos muna natin. Sa mahinang apoy. Ngayon guys ay kakatapos lang natin magluto ay si baby kumakain, pinapakain siya ni mama. Ano po, durog na sa yote, tapos mamaya kalabasa naman na durog, no? Hi. Ay. Kit na magkumain eh. Am. Oh. Sarap. Sarap. Isa pa anak. Sarap. Gulat na gulat sa manok. Sarap. Mali-mali ka din, kagaya ni mama at ni lola, ni inay. Yan, bago tayo magbusang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na ito. Magbigay sa impisya ng pangatawa ng kalakasan. Ganun po sa aming mga pamilya. Ay natin masasala sa araw-araw at sa aming mga viewers. In Jesus' name, amen. Kain tayo. Kain po tayo, bebe. Aching. Bebe. Nagdo-joke ka naman si baby guys. Kain po. Sarap ng opo with giniling. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa palagi mag-comment, pag-like, pag-share ng ating vlog. Sa mga silent viewers natin, thank you po sa inyo lahat. Ano bebe? Heee. Ayun guys, hawak ni si bebe. Kain muna tayo guys. Hmm.